Hi. Happy Sunday. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. My own handling of anxiety disorders, no? Generalized anxiety with panic attacks. So, yun, no? Ano pag-uusapan natin today? Ang pag-uusapan natin, before muna ulit ako magsabi ng ano yung pag-uusapan natin, lalo na yung mga first-timers na makakapanood ng video na to, kailangan po ay mag-konsulta muna kayo sa mga doktor, kahit anong doktor, at sabihin nyo lahat sa kanila yung nararamdaman ninyo, yung mga simptomas ninyo. Ang pinakamaganda, ilista, isa-isa talaga, ilista nyong maigi, okay? Para pagdating sa doktor, lahat, pati lahat ng mga tanong ninyo, isulat ninyo para wala kayong maiwang tanong na magahang sa utak ninyo, no? Dapat lahat yun nakasulat, nakalista, nakasulat, no? Lahat ng simptomas at lahat ng mga tanong ninyo. Halimbawa, yung mga tanong ninyo na mababaliw ba ako kapag meron akong ganito, at ipapaliwanag sa inyo kung ano ibig sabihin ng baliw, di ba? Ang baliw kasi ang term diyan is schizophrenia. Yung schizophrenia, yan yung nakakakita, nakakaamoy, nakakaramdam, nakakalasa, ano pa yung isa? Sight, lahat ng senses mo, paningin, sa pangamoy, panlasa, touch. Ano pa bang kulang? O, basta 'yon. Meron nun, pero wala naman talaga. Halimbawa, nakakita ka ng tao, pero wala naman talaga. Okay, schizophrenia yon. Tapos, may simptomas, ang isa sa mga simptomas ng schizophrenia. So, iba-iba ha, maraming schizophrenia eh. Meron din yung mga taong paranoid. Kadalasan, yung mga tao na, or paranoid sila. Halimbawa, parang gusto silang patayin, gusto silang hulihin. Para bang iniisip nila na meron silang parang merong conspiracy, yung bang parang pinagpaplanuhan sila, no? So yun ang nasa isip nila, paranoia yon, no? Meron pa, pwede rin yung iniisip nila sila yung savior ng mundo, sila yung Diyos, si anak sila ng Diyos, savior sila, no? Yung mga grandioso, kaya mayaman na mayaman sila. Tapos yun yung schizophrenia yon, no? Ang tanong, meron ka mang ganun? Okay? Kung may ganun ka, then, pwede rin siyang mamanage, no? Iniinuman ng gamot yon, therapy, pinapaliwanag sa'yo, bakit ganun yung nangyayari. Pero okay, mag-alala, hindi nyo naman kasalanan yon. Maliban na lang, kung kayo ay nagda-drugs, yung drugs na illegal, yan, pwede talaga, pwede kayo mag-hallucinate dyan, mag-ganun, no? Yun, no? So, ngayon, kung wala naman kayong ganong pakiramdam, ibig sabihin nun, hindi kayo baliw, no? Kasi yung term natin, pangit nga yung word na baliw, pero ang mga Pinoy kasi meron tayong labeling, no? Ganyan tayo eh. Pero sa totoo lang, ang term dyan ay schizophrenia. Pero ang schizophrenia na yan, merong management po yan. Okay, naayos yan. Nakakalma ng gamot yan, kaya kailangan talaga ng gamot. So yung mga schizophrenia, bipolar, yung bipolar naman extreme, no? Masaya ka, high energy ka, isang time, bigla kang depressed isang time. So, kaya siya bipolar, extreme. Extreme high, extreme low, no? So, ganun, okay? Ngayon, kung tipong depression, anxiety, yan, pwede yan walang gamot, no? Pero, kunyari, onset pa lang. Kunyari, bagong-bago pa lang. First time mo naka-experience nun. Yun, maaari kang maggamot dun para ikalma ka. No? Ikalma ka. So, pero yung gamot na yan, pwedeng pansamantala lang yan habang kumbaga eh, kung napilayan ka, lalagyan ka muna ng cast. Yung parang sinimento muna yung kamay mo para matulungan ka lang dun sa impact na yun. Pero eventually, pwede rin mawala yung gamot. Pero hindi basta-basta nawa tinatanggal ang gamot, no? Kailangan dahan-dahan din. So, kung paano mo uumpisahan yung gamot, ang gamot kasi hindi agad-agad yan. Depende siguro sa size mo rin siguro, etc. Kaya doktor ang importante magsabi. Kadalasan,
umpisa niya sa mababang dose. Kunyari, isang tablet, kalahati lang muna, or one-fourth, kalahati, hanggang sa makaisa ka. So, pag tinanggal yan, at pag nagsastart ka pala magamot, nakakaramdam ka rin, no? Hindi lahat, ha? Hindi lahat. Nakakaramdam din ng mga simptomas na mas lumalala, no? Mas nadidepress, mas nagiging anxious. Pero, ano lang yon, mga panandalian lang yon, kasi ini-introduce yung gamot sa sistema mo. So, pero pagkatapos ng 3 linggo, 4 linggo, hanggang 6 weeks, gagaan yung pakiramdam mo, talagang parang wala ka ng sakit, no? Kung sasabayan mo ng therapy. Yung therapy yung pinapaliwanag sa'yo, iniintindi mo yung kung ano nangyayari, ganyan, no? So, meron kang gamot, meron kang therapy. Yun ang perfect na combination, no? Ngayon, kunyari, gusto mo na magtanggal ng gamot, hinay-hinay din yan. Mula sa isang gamot, gagawin natin kalahati, magiging 1/4 hanggang sa mawawala na. So, kahit mawala na yan forever, lalo na kung nakaintindi ka na, hindi ka na matitrigger or mababother or magwo-worry, kasi alam mo na na, ah, anxiety lang to. Normal sa lahat ng tao ang mayroong anxiety. Ang hindi lang normal yung disorder, no? Yung bang araw-araw na lang, hindi ka na nakakapagtrabaho, hindi ka na nakapag-aral, yung apektado na yung buhay mo, no? Kaya kailangan ng magamot, kailangan ng tulong. Pero yun, no, eventually, sabi ko nga sa inyo, doon sa nakaraang video ko, kapag meron kayong kaalaman, kahit hindi pa pumapasok ngayon sa isip ninyo yun, pero na-start nyo na magkaroon ng kaalaman, konti-konti na ma-manage na yan, na-improve yan, gaya ng mga comments sa akin ng mga ibang tao dito na 6 months daw, hindi lumalabas, ngayon lumalabas na sila dahil may idea na sila, kasi nawawala na yung fear nila, yung takot nila, kasi naiintindihan na nila kung ano yung sakit, no? Ano yung disorder. Kadalasan, kulang lang tayo sa pagkakaintindi, no? Kaya naman, again, no, dapat po diagnose kayo ng doktor para talagang masabing wala talaga kayong sakit physically, no? Wala kayong sakit physically. Pero kunyari, schizophrenia na yan, o kaya meron kayong bipolar, eh ba kailangan talaga ng gamot, no? So kaya kailangan talaga ng doktor. Ngayon pag sinabing, hindi, wala kang schizophrenia, hindi ka man nakakita ng tao na wala naman talaga, di ba? So, wala kang schizophrenia, anxiety lang yan, o kaya depression. Okay? Kung ganun, eh pwede rin namang walang gamot. Pero didepende sa inyo, no? Depende sa simptomas nyo. Kailan ba kayo magagamot? Kailan ba? Kapag apektado na yung day-to-day ninyo na buhay, hindi na kayo nagpa-function, no? Hindi na kayo nakakapagtrabaho, hindi na kayo nakakapag-aral, araw-araw na lang kayo nahiga, no? Hindi na kayo naliligo, yan, yung mga ganun, hindi na kayo naliligo. Okay, yung hindi paliligo, dalawa yan eh. Yung isa, pwedeng galing sa anxiety, yung isa galing sa depression talaga. Hindi siya naliligo kasi ang dami niyang mga iniisip na mga nakakatakot tungkol sa paliligo. Yung kung galing sa anxiety yon, kung galing naman sa depression yan, eh talagang tamad lang siyang kumilos, talagang mas gusto niya lang nakahilata kasi depressed eh, no? Huwag niyo sisihin yung sarili niyo dyan. Kaya kailangan niyo ng doktor, kailangan niyo ng tulong para maayos kayo, no? So yun. So ano pag-uusapan natin today? Tingnan niyo, tigas ng ulo ko. Grabe na yung anxiety ko ng mga past days dahil sa trabaho. Sabi ko sa inyo, normal lang anxiety, no? Ang hindi lang natin gusto diyan ay maging disorder. Pero yung anxiety, normal 'yan. Dahil sa anxiety, diyan tayo gumagaling din. Kaya tayo anxious kasi gusto natin maganda yung presentation natin sa opisina. Gusto natin magaling tayo, kaya tayo may anxiety. Kasi kung wala tayong anxiety, edi wala tayong pakialam, diba? Kaya importante yung anxiety. So ako, grabe na yung anxiety ko sa opisina, hindi mo magkakape pa talaga ako. So yung symptoms ko na yung panginginig, yung anxiety, tatanggapin ko yon kasi normal yon. Isa pa, nadagdagan pa ng kape dahil matigas ang ulo ko, okay? Pero ako kasi kaya ko naman. Okay? Hindi naman ako yung magpa-panic attack. Ngayon kaya ko na, pero nung dati, nung bata-bata ako, hindi ko kaya yun. Konting ano lang eh, punta agad ako ng emergency room kasi hindi ko pa naintindihan kung ano yung anxiety disorder. Okay? So ano yung pag-uusapan natin ngayong araw na to? Importante ang reframing. Okay? Pwede yung i-search yung reframing. Ang reframing,
ibig sabihin lang yan, eh kung ano yung iisipin mo sa nararamdaman mo. Okay? Reframing. Halimbawa, nininervyos ka. Yung nervyos mo, pwedeng gawa ng excitement. Kunyari, sasakay ka sa roller coaster. Excitement yun. Yung nervyos na yon, kung iisipin mo, parang, ah, kasi sasakay ako ng roller coaster, kaya kinakabahan ako, nininervyos ako, first time ko. O kaya talaga nakakatakot yung ride. Yun. So, medyo enjoy siya. Yung isa naman, natatakot ako kasi baka mamatay na ako, baka mababaliw ako. Pero yung pakiramdam, nung sasakay ka sa roller coaster, at yung pakiramdam na mababaliw ka sa takot at sa mamatay ka at kung ano-ano pa yung mga negative thought mo, eh pareho lang. So it's either you think of itong anxiety symptoms ko na to, hindi ako dito mamamatay. Enjoyin ko na lang. Ang gagawin ko, oobserbahan ko talaga siya kung ano yung mangyayari sa akin. Ang maganda pa nga niyan, isusulat ko isa-isa para pag nawala yung anxiety, no? Yung anxiety pag nawala, halimbawa, matutulog ka na, wala na siya, na-relax ka na, no? Or nabusog ka na. Kasi minsan yung gutom, puhaw, talagang minsan nagpapa-anxiety yan eh. Kasi alam nyo bakit? Kasi yung mga discomfort na nararamdaman natin sa katawan, ini-interpret ng katawan na natin na delikado, na nasa danger tayo. So imagine mo, gutom ka lang pala, pero bakit iniisip mo, wala, bakit ganito yung pakaramdam ko? Kaya pala gutom ka lang, hindi mo alam yun. Dahil nga, masyado ka nang nakatutok lang sa anxiety disorder mo. Pero sa isang taong walang anxiety disorder, sasabihin niya, gutom ako. O, ganun. Okay. May dysmenorrhea ako, kaya ako nabubuisit. Diba? May mga ganun eh. Kaya pala, yun lang. Pero ikaw, dahil buong buhay mo, inaano mo lahat, iniisip mo, puro anxiety. So, lahat na lang nararamdaman ng katawan mo, ininterpret mo sa anxiety. Okay? So, i-reframe nyo yun. No? Imbis na isipin yung anxiety, kaya pala gutom lang, kaya pala pagod lang, hindi magpahinga, matulog. Ganun lang yun. Okay? Tsaka, tandaan nyo lagi, ah, sa araw-araw ba naman na nangyayari sa inyo yan, nangyayari na ba yung kinakatakutan nyo? Namatay ba kayo? Nagka-heart attack ba kayo? Nabaliw ba kayo? Okay? Meron pa. Sa sobrang anxiety ko ba, pwede ako maging schizophrenic? Hindi po ganon. Kahit anong gusto nyong gawing maging baliw kayo, kung hindi kayo schizophrenic, walang mangyayari. Kahit pilitin nyo, kahit tigain nyo yung sarili nyo maging baliw, hindi kayo mababaliw. Disorder lang siya talaga ng anxiety at depression. Period. So, huwag na kayong matakot doon. Tanggapin nyo lang yan na kapag masakit ipin nyo, talagang masakit ipin. Tatanggapin mo yun, yan sakit ng ipin ko. Alam nga naman, labanan mo, masakit nga ipin mo. So, ang gagawin mo dyan, pupunta ka talaga ng dentista. Gaya ng sa disorder, pupunta ka sa doktor para bigyan ka ng gamot at therapy. Okay? Importante yung therapy. Okay? Yung therapy, kung may mga doktor kasi hindi nagbibigay ng therapy, bigay ng gamot-gamot lang siya eh. So, kung ang doktor na yon hindi nagte-therapy sa inyo, kasi pwede nyo rin silang kausapin eh. Kayo magtanong, kayo, kasi ibang doktor, daming pasyente, gamot na lang binibigay. Pero dapat sabay eh, may therapy dapat. Sana, no? Sana all, na lahat ng doktor ay nagte-therapy. Minsan na nga lang sila puntahan eh, gamot lang ibibigay. Hindi pa may paliwanag na maigi sa pasyente yung sakit nila. Kaya talaga naman, may mga mas magagaling pa talaga minsan sa doktor, yung mga psychologist. Magagaling kasi aral talaga nila yun eh. Yung mga doktor gamot-gamot lang. Kailangan sabay yan eh. Okay? Ngayon, kung hindi niya makuha sa doktor yun, di gaya nitong video na to. Pero dapat, galing sa isang nag-aral, yung may psychology background talaga. Gaya ko, meron akong certificate sa Australia. Punta ako doon, nag-aral ako para lang magkaroon ng cognitive behavior therapy certificate. At yan ay yung therapy na yan ay evidence-based. Ibig sabihin, proven siya na nakakatulong talaga siya na therapy sa may mga taong anxiety, sa anxiety disorder, sa depression, sa anger management, yung ganit. So, evidence-based. Ibig sabihin, proven. Okay? Ng science na talaga nakakatulong. No?
Meron akong certificate noon. Plano ko pa magkumuha ng advance. Hihintay lang ako ng time. Pero gusto niyo ba ako mag-therapy sa inyo? Gusto niyo ba yung tipong kaya niyo akong tawagan? Pero syempre maniningil ako. 'Di ba? Kasi syempre kailangan di kumita. Tsaka biruin mo, oras ko rin yun. Pasensya na kayo. Kaya yung iba sa inyo ayaw na magbayad, eh dito sa video na to, ganun na lang yun. Pero kung maniningil man ako, konti lang. Kasi gusto ko tulong to sa mga tao. Eh. Well, kung mayaman ka naman, edi mayaman ka na ng konti. Magbigay ka na kasi ako naman tumutulong din ako sa kapwa ko. So, yung bibigay mo sa akin, itulong ko lang din sa kapwa ko. Sana ganun nga mangyari. Okay? Sige, so balik tayo. No? Ang importante po is reframing. I-reframe mo. Actually, pwede mong gamitin yan kahit sa anong bagay. Halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay. Although normal po ang ma-depress, malungkot, normal yun, hindi mo pwedeng labanan yun, namatayan ka eh. So, hindi abnormal yung malungkot ka. Kahit ilang buwan ka mag-grieve or magluksa, no? Okay lang yun kasi namatayan ka. So, walang problema doon. Tatanggapin mo talaga yun na masakit. Okay? Yun, no? So, magre-reframe ka. Halimbawa, namatayan ka. Ngayon, kunyari, 6 months na, hindi ka pa naka-move on, magre-reframe ka na ngayon. Isasabihin mo sa isip mo na, kung sa bagay, kung sino man yung namatay na yun, halimbawa, nanay, tatay, kapatid, so, kung sa bagay, siguro kahit si ate, si kuya, si tatay, si nanay, pakapiliin na rin na nandun na lang siya sa Diyos kaysa sa naghihirap siya sa araw-araw niya sa cancer. So, kapag naiisip mo yon, parang yung sakit, medyo nababawasan. Kasi nga naman, di ba? Kaysa maghirap yung tao araw-araw, tapos ilang taon pa. Di ba, mas magandang feeling ko lang, ha? Ako lang nagsasalita nito. Para sa sarili ko siguro, pag nangyari sa akin yon, mas gugustuhin ko na lang nasa langit na ako. Kasi syempre, yung langit, ang sarap-sarap to. Ako nga, minsan nag-uusap kami. Parang, bakit ba takot tayo mamatay? Eh, ayaw mo umunta. Kapag parang babakasyon ka sa Boracay, parang ayaw mo umunta ng Boracay. Di ba? So, ano yung mga kinakatakutan mo? Nandun si God, walang hirap, walang pagod, walang anxiety, puro masaya lang. Bakit ayaw natin? Diba? So, syempre normal naman na mamimiss natin yung tao. Pero, lahat naman nagbo-move on. No? Kailangan lang na, depending ayun kung paano tayo mag-isip. So, yun yung reframing na tinatawag. Ngayon, kung sa anxiety yan, kung grabe talaga nervous mo, i-reframe mo, nasabihin mo na, gusto ko to mangyari. Gusto ko to mangyari, bakit? Kasi para magkaroon ako ng opportunity na malaman ko talaga kung mamamatay ba ako, mababaliw ba ako, ma-heart attack ba ako. Para yung utak ko, pag nalaman ko na, bro, mo, ilang araw na ako nagagalito, hindi naman ako pala ako namamatay. So, ibig sabihin, dapat hindi na ako matakot. Pag hindi ka na natakot at binaon mo sa utak yan, hindi ka na magre-react sa mga susunod. Kaya yung mga tao gumagaling na kasi yun lang yun, hindi dahil sa nawala, pero dahil sa, well, mawawala siya kasi nga hindi matitrigger yung adrenaline mo kasi wala ka takot eh. Kasi takot lang naman yung nagpapalabas sa iyo nung lahat ng nararamdaman mo, yung hirap sa paghinga, takot yun, adrenaline na chemical ang tawag doon, yung mga epinephrine, norepinephrine, yun yung mga stress hormones na tinatawag sa katawan. At nire-release yan, lalo na kung nasa isang delikadong sitwasyon ka. Kasi nga, gusto ka niyang iligtas, gusto ka niyang patakbuhin, gusto ka niyang makatakas sa sunog, lalo na kung may sunog. So yung chemical na yun, lalabas yun para paalisin ka niya sa sunog. Okay, ganun lang yun. O iligtas mo yung mahal mo sa buhay. Kaya nga yung iba na kabuhat ng ref. Kasi yung adrenaline niya, nagiging powerful siya, ang lakas. Eh, ang pangit ng pakiramdam na yun kung wala kang bubuhating ref. Kasi pero yung mo, may superpower ka na pero hindi mo magamit. So parang nandun lang sa loob, nakakulob, hindi siya makalabas. Pero kung yan ay totoong sunog at tumakbo ka talaga at talagang nagbuhat ka ng mga ref, ang sarap nung, hindi masarap yung pakiramdam, pero hindi mo mapapansin yung pangit na pakiramdam kasi nagagamit mo siya. Okay? Oh, sana naintindihan niyo yun, ha? Ang ganda ng paliwanag ko na yun. Actually, ang dami pang videos na ano. Pero ito, tandaan niyo, ha? Huwag muna kayo magtanong sa akin kung hindi niyo napapanood yung mga videos ko mula video 1 hanggang sa kasalukuyan. Kasi sayang lang oras niyo. Hindi ko rin kayo sasagutin kasi sa dinami-dami ninyong nagtatanong sa akin, kung lahat kayo sasagutin ko,
wala na akong buhay, paano yung trabaho ko, paano yung sarili ko, di ba, wala. Kaya ako nga, iniwan na yung video na yon para anytime, anywhere, mapapanood din nyo, kailangan nyo na lang tukain, ika nga, okay? So, kumusta kayo? I'm happy with your comments. Ah, natutuwa ako, lalo na kapag sinasabi nyo na nakatulong talaga yung video, kasi yun, na-inspire ako gumawa ng video lalo. So, I hope, dumating na kayo sa punto na hindi na kayo, na maalam na kayo at hindi na lumalabas yung inyong mga fears because of adrenaline, no? Dahil sa negative thinking ninyo. Okay? So, bottom line, kahit anong nararamdaman ninyo, lalo na kung anxiety lang naman yan, huwag na kayong matakot. Okay? O kung matakot man kayo, sasabihin nyo sa sarili nyo, okay lang matakot. Hindi ko kailangan mag-struggle talaga. Okay lang, tanggapin yung matakot. May anxiety disorder tayo, ganun talaga. Pero eventually, kapag ganun na yung attitude nyo towards your anxiety, eventually mawawala yan. Kasi ang nagtitrigger lang yan, fear. Okay? Cheers sa kape. Maraming salamat for watching. Share the video also. Bye-bye.